Hi guys, so dahil sa wala akong balita ngayon. Hi guys, so dahil sa wala akong magawa ngayon, tamang nood lang ako ng balita. Ano? Yan. Tamang nood ako ng balita and nakaka-depress, no? Nakaka-depress yung nangyayari ngayon. So, wala akong magawa. Tamang vlog muna tayo ngayon and may gagawin ako ngayon. Ewan ko, trip kong videohan yung gagawin ko ngayon kasi wala lang, nabasa niyo naman siguro sa title, 'di ba? Pero next week, meron akong gagawing video. Yun ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bootable drive nang hindi gumagamit ng Rufus. Pero next week na yun, ito na, papakita ko na sa inyo kung ano yung gagawin ko. So, ito yung gagawin ko ngayon guys, no? Ang gagawin ko ngayon is bubuksan ko tong PLDT telephone na to. Kasi sira to, no? Sira tong telepono na to. And guys, hindi ko ina-advise sa inyo na gawin nyo to or gayahin yung gagawin ko ngayon kasi sira na talaga to. So, pagtitripan ko lang siya. Kung ang phone nyo isira and gusto nyo pang magawa, eh, ilapit nyo sa mismong PLDT technician or doon sa mga marunong gumawa ng mga telepono. Huwag nyo gagayahin to kasi baka lalong masira, di ba? Baka magalit sa inyo yung mga magulang nyo, gano'n. And for sure, magagalit si daddy dito, pero yan mo na. Okay, so paano ko na lamang sira? Kasi nung nakaraan, gusto kong umorder sa Pizza Hut dapat, eh kaso ayaw niya, yung gumana, tignan nyo. Meron siyang battery, kumikita niya yan, titignan natin yun. Meron siyang battery, yung battery na yan, kakabili ko lang yan. Pero ayaw niyang gumana. Bukod sa ayaw niyang gumana, pagka kasi siya nakahang or nakaganyan, nakatanggal to, dapat magkukulay red yan, no? Or magkakaroon, or iilaw yung LED na yan, nakalagay dyan, in use, dapat yan. And also, wala siyang display sa LCD niya. And wala siyang ringtone. Wala siyang dial tone, walang kahit ano. Kung titignan naman natin kung ayaw niyong maniwala na gumagana to, yan, kung sisilipin natin, yan, nakita niya merong red LED, no, na umiilaw ay namatay. Ibig sabihin nun, merong battery or gumagana pa yung battery nito. Pero wala lang talaga siyang dial tone, walang kahit na ano. So ang gusto kong mangyari for today is hindi sirain to or hindi pala ayusin to, kundi sirain lalo. 'Di ba? Bubuksan natin, titignan natin ano nga ba nasa loob nito. So first things first, katulad ng ibang appliances sa bahay, kung gusto nyong buting tingin yan, kailangan naka-off muna or walang power. So make sure, una natin gagawin is tatanggalin muna natin yung battery. Ayan. Tapos di-disconnect natin yung mga nakatabit sa kanya. Or vice versa, kung gusto nyo i-disconnect muna, pwede nyo gawin yon. Pero kung gusto nyo tanggalin muna yung battery, pwede nyo rin naman gawin yon. Yan, ngayon natanggal na natin. So, una natin buksan is etong, hindi ko alam kung anong tawag dito. Okay, so guys, since hindi ito tutorial video, hindi ko na ituturo sa inyo kung paano buksan or kung saan yung mga screw na kailangan nyo tanggalin. So, yes. Again, inuulit ko guys, no, hindi po ito restoration video or hindi ito fix, how to fix video, di ba? Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung nasa loob. Okay, so and also, konting disclaimer, nabuksan ko na to. Ilang beses ko na nabuksan to kasi in-attempt kong ayusin, pero mas lalong nasira. So, ayun na nga, hindi ko ina-advise sa inyo na gawin nyo to. Okay, so ito ang nasa loob nung, eto, ano bang tawag dito? Hindi ko alam kung tawag dito, telepono. So, eto, ayan siya, merong bakal, hindi ko alam kung para saan itong bakal na to. I think ko dead weight, no? I don't know. Tapos, andito yung saksakan nung, hindi siya RG45 eh, pero ito yung nandisaksakan niya. Tapos ito yung, pwede natin itong tanggalin. Ayan, ito yung speaker. Ito yung speaker. And itong nasa baba is yung microphone. Ayan, ito yung microphone. And meron siyang parang plastic or rubber na cover. Ayan. Ayun ko, pampasikip ata yun dito. And may kita nyo merong foam. Ayan, meron parang foam doon sa loob. Ayan. So ayan guys, ito yung nasa loob nung sa handheld, no? Sa hinahawakan natin. So ibabalik na natin siya kasi pinakita ko lang naman sa inyo kung ano ba yung nasa loob nito. So fun fact lang about sa akin, no?
Bago ako mag-IT, no, yung elementary ako, ang gusto ko talagang course is electrical engineering. Kasi trip na trip ko magbubuting-ting ng mga kung ano-ano klaseng electronics or kung ano-ano klaseng bagay. No, binubuksan ko yan. Imbis na gawin ko, sisirahin ko kasi elementary ako. Di ko naman alam kung paano kaayusin. So, ayun. Imbis na sirahin, imbis na ayusin ko, lalo ko nasisira, di ba? Pero kung tatanungin nyo kung bakit ako napunta ng IT, eh kasi elementary pa lang naman ako noon. Diba? Yun yung mga bata days. Diba? Kung ano yung gusto mo, yun na yun. Kung ano yung akala mong gusto mo, eh ayun na yun, pero hindi naman. Now for the main event. No? So ito na yung bubuksan natin, yung mismong body noong telepono. Naka-focus ba? Hindi ko alam po naka-focus, pero ayan, bubuksan na natin siya. Ayan, ito yung loob niya. Ayan. Ayan, kung mapapansin yun, merong double-sided tape dito kasi nga nabuksan ko na yan. And tatanggal yung negative ng battery. You know, yung negative wire, no, na para doon sa battery. Ayan, so, ayan, kung makikita nyo, hindi ko maiangat masyado kasi nakakonect pa to. Itong PCB na to, nakakonect pa dito sa top part. No? Ito yung LCD. No? Ito yung PCB ng LCD. So, tatanggalin muna natin yan. Again, inuulit ko guys, hindi po ito restoration video and hindi ito how to fix video. Ito ay kung paano magsira, no? Para dun sa mga nag-cringe, no, ng mga electronics diyan, pasensya na kasi hindi naman ako electronics. Yung mga kung paano ko hawakan yung bagay, kung nag-cringe kayo, pasensya na. Diba? Ayan. So, ayan, tanggal na natin siya. Pero nakakonect pa dito sa number pad. So, tatanggalin din natin yan, syempre. So, ayan, ito na yung number pad. Ayan, kung titignan natin sa ilalim. Ayan yun. Ayan. Ayan yun. Ayan. Lagay muna natin to dito. Tapos, dito tayo mag-focus. Ayan. Ito na yun. Ito na yung loob ng telepono. Ayan. Inuulit yung guys, no? Yung gagayahin to kasi kung may warranty man to, hindi ko na kung may warranty to eh. Diba? Ma-avoid yung warranty or mapapawalang bisa, no? Yung warranty. So, wag nyong gagawin to. Kung siraman yung telepono nyo, ipagawa nyo. Okay, magmamarunong katulad ko. So, ayan guys, para dun sa mga interesado, no, ayan lang yun. Diba? Nakakabit pa kasi ito yung, ano niya, ito yung speaker. Ito yung speaker. Ayan, ayan yung speaker pagka nagri-ring. Tapos ito yung positive side ng power niya or yung sa battery. Ito, ayan, ito. Tapos ito naman, yung may tape. Yan yung negative. Okay, let's go. Tapos yung nakita nyo kanina, no, yung umiilaw. Taka lang ha. Dito yan, hindi ko alam kung makikita nyo. Ito yun, nakikita nyo ba itong parang LED na to? Ito yung diode na yan. Ayan, dyan yung nakita yung umiilaw kanina. Ayan, dyan. So, ayun no guys, ito lang yun. Ito lang yung nasa loob nun, nung PLDT. Now, hindi ko alam kung ano yung naging sira nito. Kasi nung binuksan ko ito, wala namang natanggal. Ito, kaya lang naman natanggal itong sa negative ng battery is dahil sa kakabukas-sara ko or kakasik. Ayun, nang kakabukas ko nga, nasira ng tuluyan. So, hindi talaga ito ina-advise kung wala kayong alam. Ayan, di ba? Naulit-ulit. Nakikita nyo to. Ayan.
yung positive side naman ng battery, yung natanggal, di ba? Napakagaling. Ayan, kumikita nyo, nilagyan ko rin ng double-sided tape yung sa positive naman kasi meron naman akong panghinang dito pero ayoko nang gamitin yun kasi wala, hindi ko rin naman alam po paano ayusin tong mismong PLDT na to. So, ayun na nga. So, ang gagawin natin is ibabalik na natin siya kasi baka lalo pang masira. Sira na nga, lalo pang masisira, di ba? So, ibabalik na natin siya. Kung nagtataka kayo, kasi alam ko napapansin nyo, di ba? Kung nagtataka kayo kung bakit pabalik ko iniikot yung screw, ginaganyan ko muna, yan, bago ko iikot ng tama, is hinahanap ko muna kung saan yung ano thread niya. Kung baga pinapantay ko muna yung tornilyo kasi ini-screw natin to sa plastic. Eh, ang plastic kasi guys is madaling masira, madali siyang ma-deform. So, ang gagawin nyo muna is, yan, iikot nyo muna ng pa-reverse. Pagka may tumunog, ibig sabihin, pasok na siya or pantay na siya. No. Hindi ko alam ha, at least sa akin ganun yung ginagawa kasi napansin ko siya. Kasi nga bata pa ako nagaganto, di ba? Marami na akong napagantuhan. And yung napapansin ko, pagka sa screw ako nagaganto, sa plastic ako nag-i-screw, is, kumbaga minsan, baliko na yung tornilyo, ganun. So, wala, nade-deform siya, wala na siya dun sa, hindi na siya pantay. So, ginagawa ko is, binabalik ko muna. Yun, pagka may tumunog, ibig sabihin pantay na siya. Hindi ko alam kung standard yon or ginagawa talaga yon, pero para sa akin kasi ganun yun. So, yes. So, ayun guys. Ayun lang yun. Now, nabalik natin. So, lagyan natin ulit natin ng battery. Tignan natin kung gagana ba siya. Yan. Pero alam ko namang hindi na ito gagana. Diba? Pero, wala lang. Try lang natin. Silipin natin. Ayan, kumikita nyo. Merong ilaw. Ayan. Pero, wala yung in-use kasi hindi pa natin nakakabit yung ito. Ano ba tawag doon? Telephone line? Ewan ko eh. Di ko sure eh. Ayan. Wala pa rin in-use. Kabit natin to. Ayan. So ito. Kabit natin. Ayan. Wala pa rin. Diba? Walang ilaw. Walang LCD, I mean walang display, tapos walang ringtone, walang dial tone, wala lahat. That's it.
So, that is it guys for the video. I hope nagustuhan nyo. Wala lang talaga akong magawa kaya ginawa ko yun. And also, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ba yung nasa loob nung PLDT. Ito na siya. Ayan yun. So, wala eh. Wala talaga. Sira talaga. PLDT. As usual, no, maram salamat sa panonood guys. And kung nagustuhan nyo, hit the like button and also comment kayo sa comment section down below. Let me know guys kung gumagamit ba kayo ng PLDT or kung meron ba kayong landline connection. No, kung meron, kamusta naman? Kasi ito wala pang laban 2 years, no? Eh kayo ba, no? Lagpas 2 years na ba kayo and working pa ba yung telepono? Let me know sa comment section down below. Also guys, isang paalala, no? Alam ko nanonood kayo lahat ng balita and alam ko updated kayo. Paalala lang, no? Kasi as of today, Thursday, no? Umakyat na ng 202 yung bilang, no, na affected ng COVID-19. And sana stay safe, no? Huwag kayong lalabas ng bahay kung hindi naman talaga kailangan. Isang buwan lang. Isang buwan lang naman yan and sana sa loob ng isang buwan na to is maging under control or hindi na dumami pa, no? Hindi na dumami, sana hindi na madagdagan yung mga cases and sana eh, makapag-imbento na lang ng gamot para sa COVID-19. So ayun guys, paalala lang and also guys, no, subscribe kayo dito sa channel kasi napakarami pang tech-related videos, no? Tech-related videos coming up very very soon. Next week guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-boot paano gumawa ng bootable flash drive, no, na direkta sa Microsoft nang hindi kayo gumagamit ng Rufus. Also guys, don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo next week and sa mga future uploads ko. Once again, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.